Di ba naaksidente ka, sinagip kita. Si Lara rin, nasagip ko. Kaya ako kayo nasagip kasi nauna kong kita sa CCTV yung mangyayari. Kumbaga parang nakikita ko yung future sa CCTV. Paano nangyari yun? Hindi ko alam. Basta bigla lang siyang lumabas sa laptop ni Papa eh. Papa mo pala yun. Hinamatay dun sa haldapan. Siguro galit na galit ka dun siya. Umatay sa kanya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dun sa taong yun kapag nakita ko yun. Meron kang asong mahilig mangat-ngat ng sapatos. Kahit siguro si Lord aayaw sa akin dahil sa laki ng kasalanan ko. Uy! Kanina lang, tinanong niya sa akin kung kilala ko si Elvin Torres, yung papa mo. Si Lara ang pumunta kay Papa. Hala, totoo ba yan? Mama! Ano siya? Kasama niya yung lalaki niya, no? Kasama niya yung anak niya namatay? Pwede ba ito ginawa si Lara? Sinisira ko yung buhay niya eh! Mahal ko pa si Lara. Hindi ako iwan nun. Hindi kanya na mahal. Atik ka. Mapapunta na ako! Huwag! Huwag kang mag... Sandali, hindi kita marinig, Chappie. May tao sa labas. Wag! Wag mong bubuksan yan! Uy, Lara! Ma, wag mong bubuksan yan! Siya'y pumatay kay Papa! Ma! Hello! Sabihin sa akin, ikaw pumatay sa tatay ko, di ba? Tama! Vinchie, hindi ako... Lara, naawa pa man din ako sa'yo. Tinulungan pa kita, di ba? Pero ikaw yung dahilan kung ba't kami nakaagat ng pamilya ko. Sana hindi nila kita tinulungan. Sana inayaan kitang tumalang doon sa building na yon para mamatay ka na! Sana makulong ka! Sana mabulok sa kulungan! Hindi, Vinchie! Hindi nyo alam yung buong kwento! Ano yung kwento? Hindi po haldapan yung nangyari nun. Nag-away po kaming dalawa ng boyfriend ko. Nalaman ko po kasi na gumagamit siya ng drugs. Hindi pwede! Kasi niya kunin yung pera ko lahat. Kasi pambibili niya raw po ng droga, kaya lumaban ho ako. Tapos nakita po kami ni Mang Elvin. Akala niya po haldapan ako. Pero sabi ko, binabawi ko lang lahat ng gamit ko. Kaya tinulungan niya ako. Tinulungan niya ho ako. Pero nagalit po yung boyfriend ko, kaya sinaktan niya ako. Sinubukan siya pigilan ni Mang Elvin, pero sasaktan niya rin si Mang Elvin. Kaya naglabas sa punong kutsilyo si Mang Elvin. Sinabi niya po sa boyfriend ko na umalis na siya. Pero nauwi lang ko sa away. Sinubukan kong umawat, lumaban. Pero mahina ho ako. Nakita ko na lang. Sinasakso ko siya sa harap ko. Pero Vinchie, buhay pa siya noon.
Kahit duguan na siya, binalikan niya yung bulalak para sa inyo. Sabi niya sa akin, nagmamadali daw ko siya dahil... dahil anniversary niyo raw ko, Aling Menchie. Aling Menchie, Vinchie, maniwala kayo sa akin. Awang-awa ako kay Mang Edwin. Pero natakot ako. Natakot ako kasi... kasi ayoko kong makulong. Kailangan po namin ng ambulansya dito. Natatakot. Natatakot ako dahil may pangarap nito ako. Ayoko makulong. Ayoko masira yung buhay ko. Sige. Kung ayaw mo makulong, papakulong natin yung sumaksak sa tatay ko. Bigay mo yung pangalan ngayon din. Lara, buong pangalan! Ano, wala? Kasi ikaw yung pumatay sa tatay ko! Sige, kung... yun yung magpapagaan sa loob nyo, may kasalanan din ako. Dahil iniwan ko si Mang Elvin. Sino nga pumatay sa asawa ko? Sorry, Aling Menchie, pero pumunta ako dito dahil gusto ko lang... gusto ko lang sabihin sa inyo lahat ng katotohanan dahil nakukonsensya na ho ako. At gusto ko lang ho i-sorry sa inyo to. Lara, alam mo, nakita kita sa CCTV. Pinagsasaksak mo yung nanay ko. Explain mo kung paano nangyari yun. Vinchie, hindi ko magagawa. Hindi ako mamamatay tao. Hindi ko kaya yun! Sino nga ang pumatay sa asawa ko? Sabi niya po sa akin, huwag daw ako magsalita. Kasi baka kung ano daw po yung gawin niya sa akin. Pero wala na akong pakialam. Si Royce. Yung ex ko, siya po yung pumatay kay Mang Elvin. Dami mong sinabi, Lara. Dami mong sinabi. Matt, tumakbo ka na. Hindi kita iiwan dito. Oh, malis ka na, please. Sige na. Bakit ka nandito? Paano mo nalaman to? Ikaw, ba't mo ko nilaglag? Dahil pagod na akong pagtakpan ka, Royce! Sabihin mo, ha? Ang sabihin mo, naghuhugas kamay ka lang! Ha? Para saan? Ha? Para saan, Lara? Para dito? Yan? Hindi ka naman mahal yan, eh. Ako yung may mahal sa'yo. Ako yung may mahal sa'yo. Hindi dahil mo na mahal, Royce! Ano ba? Yan. Dahil sa ganyang kaartihan mo. Dahil dyan, ba't naman ay yung tatay niyan? Dahil sa'yo! Dahil sa'yo kaya napahamak si Mang Elvin! Dahil dyan sa kaadikan mo! Damot mo! Royce, meron ako ito, pinaghirapan ko ito, Royce! Akita! Sige. Pag di ka sumama,
May iba mo mapapahamak ngayon dito. Nangiya ka pala eh! Vinchie! Vinchie! Walang yaka, tigilan mo anak ko! Aling Vinchie! Kumain niya naman! Anak! Vinchie! Vinchie! Huwag! 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 Vinchie! Mukhang magdudod ka! Kumagulo sa akin si Lara. Ha? Sa akin si Lara. Lumayo ka kay Lara. Huwag. Magulungan ka. Royce! Kumagulo sa akin si Lara. Ha? Sa akin si Lara. Lumayo ka kay Lara. Huwag. Vinchie, anak. Vinchie! Naku, ano ba yan? Kanina pa kayo narinig yung sigawan dyan! Sino yan? Kung may mga videos katulad ng mga to, isend sa aking programa para magka-chance kumita. Ang kinuna mong videos noon, aking pasabog ngayon! Sir. Vinchie, segment producer po ng Pinoy Hero. Sir, relax na kayo, ha? Kwento niyo lang naman kung paano niyo tinulungan yung pulube. Ganun lang. Simple lang. Dali lang po ito. Masyadong kabahan. Okay? Ready, Grace? Yes, ready. Tara, roll tayo. Tinuguri ang social media capital of the world ang Pilipinas. Kaya hindi kataka-taka na ang bilis mag-viral ng video o post ang in-upload nito kanina online. Tunghayan natin ang kwento ng isang lalaki na nagligtas sa isang pulube mula sa mga bullies kahit pa kapakanan nito ang nakataya. Yung tao sa loob ng mascot na yan, sa tingin mo kaya nakamiti kaya siya.
Uy, daming magkaima. Surprise dapat. Surprise. Bakit po may surprise? Siyempre, di ba, first day mo ngayon bilang segment producer. So dapat may pa-surprise ako sa'yo bilang happy first day, di ba? Happy first day to you. Happy first day to you. Happy first day. Happy first day. Happy first day to you. Yes! Manok. Ayan. No? Nuchong manok? Yes, di ba? Oh. Happy first day to me. May problema ba? Sama. No. Okay naman po yung trabaho niya. Nga nga po. Sige na nga po. Paano niyo po agad napatawag si Lara? Naalala mo yung mga panahon na sinisisi kita sa pagkamatay ng papa mo? Ito nga. Ang sama ko, no? Hindi mo kasalanan kung hindi ka tumulong. Kasi papaano kung ikaw naman yung napahamak? At hindi mo rin nakasalanan kung hindi ka nakahingi ng tulong sa ibang tao. Dahil papaano kung nung panahon na yon natatakot ka? Dahil tao ka lang. Ganon din si Lara. Alam mo, sigurado ako, ang papa mo, walang sinisisi. Kahit nga yung pumatay sa kanya, kaya niyang patawarin eh. Kasi nung nangyari yon alam niya mangyayari at mangyayari to. At kahit mangyari pa ulit na nangyari, gagawin niya ang tumulong. Guardian angel nga, di ba? Naalala mo yung kwento mo tungkol sa bayong? Dinadagdagan mo lang ang bigat sa loob niyan. Ilang linggo mo bang kayang dalin yan? Salamat sa pagsama mo sa akin sa ospital, ha? Ano ka ba? Eh, dati ko pa nga dapat sinabi sa'yo na dati pa tayo bumalik. Pero alam mo, buti na lang talaga may mga ganyan, no? Libreng konsulta, mga libreng gamot. Sa depresyon? Kasi sobrang mahal din talaga niya. Alam mo, kala ko kasi dati malungkot lang ako. Yes, ayun na pala yun. Kaya wag na wag mahihiya magsabi sa doktor at wag na wag mahihiya magsabi sa best friend, di ba? Okay po. Tsaka lagi mong tatandaan, ha? Lagi lang ako nandito for you. Bahag nga ako. No? Bahag ako. Tsaka alam mo ba, may good news ako. Nakakulong nga daw si Royce, kaya wala nang magugulo sa inyo kahit kailan. Pero, alam mo, naisip ko, sayang, no? Happy ending na sana kung nakabati kayo ni Vinci. Hindi na naman ako umaasa. Trabaho ka na? Ako din. Dito lang ako, ah. Sige, sige. One. Ay, balik na. Uy! Kuya, you're back! Ang cute mo naman! Sige, kuya. Tatrabaho lang ako, ah. Kuya, pa-work lang, ha? Wait. Wait. Ano mo? Teka nga. Achi. I'm sorry. Oh my God!
Ma? Ma? Sama ako. Uy! Mabuti naman, ayos na kayo. Ang papa mo talaga, kahit sa kabilang buhay, gumagawa ng paraan para magkaayos ang lahat. Ibig niyo pong sabihin. Si, laro po ka. Tingnan mo. Si papa mo yan, di ba? Nagmumulto. Tsaka yung CCTV na nakikita mo bago mangyari. Si papa mo yan. Tsaka di ba, si Lara, tinulungan niya. Lahat konektado. Oh, papa mo yan. Uy. Papa lahat, parang kumbaga magic CCTV, ganun. Oo. Okay, sabi mo yan, ma. Oh, eto. Yung si papa yon, lalabas ko yung magic laptop ni papa. Subukan natin. Ready ka na? Ready. Ready ka na, ma. Sige, ha. Papa, kung ikaw man yung sinasabi ni mama na may gawa ng magic CCTV, magparamdam ka sa amin. Ngayon din. Wala naman, May. Ayan! Ano dito? Parang nasira. Ulit-ulit yung pinapakita. Ay, maklose, oh. Nasira na talaga. Paano siya? Ayaw matanggal, eh. Message yan! Ganyan ang papa mo sa akin! Hindi kaya yung... yung I? I? Ako? Ikaw. Teka, ako iniisip ko itong always open na to. Ibig sabihin to, yung always, yung word na always. Ano pa? Ano? Yung relo, ano si watch. Mo? Watch? Yes. Pwede. Pwede, no? Pwede. Ito namang U-turn. Pakiramdam ko, parang U. Y-O-U. Pwede, di ba? I always watch you. One, four, three. I love you. Si Papa nga to. Salamat, mahal ko. Hi, Pa. Pa, kung nanonood ka man sa amin ngayon, salamat sa pagbabantay po sa amin. Namimiss ka na namin. Pa, ako nang bahala kay Mama. Tsaka, pangako, ginagawa ko po yung mga payo nyo. Pa, mahal na mahal ka namin.
We'll be right back.